What's up mga idol? TNT may natanggap na balita, Troy maglalaro na sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Isingit lang natin sandali ang initiative na gagawin ng PBA, dahil lahat daw ng mga mabibenta nilang tiket sa Game 1 ay ibibigay nila sa mga taong nasalanta ng Bagyong Christine. Tulong nga daw nila ito sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit ang sarap tangkilikin, mahalin at maging fan ng PBA, hindi lang basta entertainment ang ibinibigay nila, kundi pati tulong na kailangan ng maraming tao, kaya naman sa Game 1 ay halos sold out na lahat. Samantala, pag-usapan na natin ngayon ang balita tungkol kay Troy Rosario, alam naman nating lahat na naglabas ng balita ang Spin.ph, at sinasabi nga nila na ngayong week daw ay magkakaroon ng meeting si Troy at ang SMC boss. Para sa mga napapatanong kung bakit wala si Boss Al Francis Chua sa serye ng Hinebra at SMB, ang sagot dyan ay nasa Amerika daw ito dahil meron siyang business meeting, pero ngayong PBA Finals Press Conference ay nakauwi na siya. Double purpose daw kasi ang pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Una na nga dyan ay para manood ng PBA Finals, susubaybayan daw niya ito lalo pat siya ang team governor ng Hinebra, at gustong gusto daw talaga niyang manood. Ang pangalawang purpose nga daw ng pag-uwi niya ay para magkaroon ng meeting sa kampo ni Troy Rosario, interesado daw kasi talaga ang Hinebra na makuha siya, dahil madalang lang ang isang big man na kayang-kaya tumira sa labas. Ito pa ang mabigat sa balitang ito. Dahil ayon sa multiple sources ay sa dami ng pinagpipilian ni Rosario, mukhang Hinebra daw talaga ang bagsak niya, dahil maliban sa mataas ang sahod ay pangarap daw niya maglaro dito. Ayon pa sa source, na-inform na daw ang TNT management na maglalaro si Rosario para sa Barangay Hinebra ngayong finals, ang dahilan kung bakit sinabihan sila ay dahil isa sila sa mga teams na interesadong makuha si Troy. Mukhang magkakaroon ng dagdag sakit sa ulo ang TNT, dahil alam naman nating lahat kung ano ang style of play ni Troy Rosario, walang masyadong big man ang TNT na mabilis mag-close out sa outside shooting ni Troy. Maraming mga fans ang nagtatanong kung anong prediction ko sa Game 1, sa tingin ko ay magiging mababa ang score at mabagal ang opensa, dahil parehong defensive-minded team ang maglalaban. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.